Sa ibang balita naman, tuloy ang normal na pumumuhay ng mga residente sa paligid ng Bulkang Taal sa kabilaya ng pagbuga ng volcanic smog ng Bulkan. Kumustay natin ang sitwasyon doon mula kay Noel Talakay live. Noel? Dominic, sa kabila ng patuloy na pag-alboroto ng Taal Volcano dito sa Batangas, parang normal naman ang pamumuhay ng mga residente dito. Pero naka-white alert pa rin ang lahat ng ospital ng Calabarzon. Tuloy pa rin ang pagbebenta ni Junjun ng feeds kahit itong nakarang araw lang ay nakaranas ang Batangas ng makapal na volcanic smog na galing sa Bulkang Taal. Yung pagbebenta namin, okay naman, hindi naman siya apektado. May mangilan-ngilan ding nangingisda sa Taal Lake. Tulad na lang ni Mang Reggie, nakahuli ng mga tilapia. Wala naman raw kasing nagsabing bawal ang mangisda. May ano naman po dyan, may mga barangay tanod, papaahunin kayo kung halimbawa bawal, hindi kayo patutuloyin. Ayon sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, normal pa rin ang pamumuhay ng mga residente sa buong lalawigan. Normal din ang level ng volcanic smog. Normal in the sense, pagdating po sa businesses, sa government transactions and government offices, diretso po tayo na nagtatrabaho. Normal situation now that we are embracing with the abnormality of our Taal volcano, which is under alert level 1. Kahit ang pag-aaral ng mga estudyante sa buong lalawigan ay tuloy-tuloy pa rin, pero tanging mga mayor ng 26 na LGU ng Batangas at mga principal ang magdedesisyon kung isususpindi ba ang face-to-face classes. Nasa sa kamay na ng ating principals at saka local executive, kung nakikita po nila makapal na ang smog, detrimental to health, marami na pong naapektuhan, then they can suspend the class or deferment of face-to-face class and shift it to alternative delivery mode. Patuloy din ang pagtanggap ng lalawigan ng local at foreign tourists, pero dapat ay sumunod sila sa mga protocol na ipinapatupad ng pamalaang panlalawigan. Ang importante lamang, nakamas sila. And they can see the scenic spots through the windows only. Yun ang limitations natin. Iginiit niya na nasa white alert ang lahat ng ospital ng Calabarzon para mabigyan ng agarang lunas ang mga apektado ng pag-alboroto ng Taal. Pag kami may event na ganito, naka-alerto na po, meron na po tayong team na sasambot sa hospital. And it will be a 24/7 operation. Maliban sa N95 face mask na kailangan ng mga residente dito, kailangan din ng gamot para doon sa posibleng makaranas ng mga respiratory illness. Mas maraming nebules for the nebulization sa mga nahihirapang huminga. Yung mga gamot na kailangan natin as first-line drugs na kailangan natin for the immediate response of those people who will be complaining and submitting themselves for consultation. Dominic, ayon naman sa Batangas PDRRMO, hindi pwedeng mangisda doon mismo malapit sa Taal Island. At sa mga oras na ito, Dominic, mula pa kagabi ay nakararanas ang Batangas ng pag-ulan. Mainam ito ayon sa Feebox dito sa Batangas dahil natutulungan nito i-wash out ang pamumuo ng volcanic smog. At sa ngayon, nananatiling alert level 1 ang Taal Volcano at walang nakikita yung Feebox na itaas ang alert level status dito. Dominic? Alright, maraming salamat, Noel Talakay.